problema mo gang iyong asawang palaging laseng? Nako, ay huwag ka nang mag-alala na may solusyon tayo dyan. Panoorin mo lang hanggang dulo at nang malaman mo ano. Pero bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago lang na napadaan dito sa aking channel at hindi ka pa nakasubscribe, eh pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na aking ina-upload. So ayun na nga mga ating, mga nanay, mga lola, mga tiya, problema nyo gang inyong mga asa-asawa na palaging lasing. Yun gang tipong sa sobrang kalasingan eh, pag tumitig na sa iyo, ikala mo idoling. So okay lang naman malasing. Ano, ang problema nga lang eh, kapag nalalasing, eh nagiging kala mo eh, si San Goku na nagiging super saiyan. Siya na daw ang siga, wala nang sisiga pa sa kanya. Oh, siyang hari. Siya lang ang matapang, walang ibang mas matapang sa kanya. Lalo na pagdating sa loob ng kanilang bahay, ayan na at nagwawala pa, bogbog si Mrs. Ala ay kawawa ang mga anak. Eh okay lang kung maglaseng, subalit mahirap na kapag nananakit na kapag laseng ano. At kinabukasan ay sasabihin ni hindi niya alam ang kanyang ginawa. Nakaw ay delikado, marami na ang napahamak diyan. Marami na ang mga may bahay at mga anak na nasawi dahil sa sobrang kalasingan na ganyan. Kaya naman sa videong ito eh matututunan ninyo, malalaman ninyo kung paano pahintuin ang inyong mga asawa sa paglalasing. So ayun, wag na nating patagalin pa. Isang mabilisang shoutout muna tayo. Shoutout sa iyo, Madam Otim Manalo at William Socias. Shoutout din sa inyo, Madam Lucky Corner. Maaari nyo rin ako siyang bisitahin sa kanyang channel. At siya ay nag-upload din ng iba't ibang mga videos. Shoutout din sa iyo, Bin Marosop. Ganon din ako, maaari nyo rin ako siyang bisitahin sa kanyang channel. At siya ay nag-upload din ng iba't ibang mga videos. So ayun na nga, gawin nyo lang ay kumuha lang kayo ng pawis ng kabayo. Mas mainam kung ang pawis ng kabayo ay kukunin ninyo doon sa buntot. So galingan nyo lang ang pagkuha at baka kayo ay matadya ka naman. Ako ay kung saan kayo tatalsik. So ang gawin nyo na lang ay magpakuha na lang kayo doon sa mismong may-ari ng kabayo ano. At baka kapag kayo pa ang kumuha ay baka nga kayo ay matadyakan. O doon sa kanyang buntot doon kayo kukuha ng pawis. O sa papaano naman, so kapag nakakita kayo ng kabayo na ginamit maghapon ano, so yun ay pawisan, ay kukuha kayo ng bulak at yun ay ikukuskus ninyo doon sa simula doon sa puno ng buntot hanggang doon sa kanyang dulo. So sisip-sipin ng bulak yung pawis ng kabayong iyon at yun naman bulak ng iyon ay inyong itatabi. At kapag nag-inom nga ang iyong mister, eh isolbot mo iyon doon sa kanyang iniinom at pigain mo agad na hindi niya dapat nalalaman. Dahil kapag kanyang nalaman, nakaw, baka ikaw ay kanyang upakan. So kaya naman ang diskarte diyan, kapag nakita mong siya eh umiinom o kaya ay nagsusulo siyang uminom sa inyong bahay ano, at siya eh nag-CR o nagbawas, eh pigaan mo agad noon. Huwag kang magpapahalata. O kaya naman kung kayo eh maraming nakuhang pawis ng kabayo, eh yung lahat ng iyon eh ipigaan ninyo. Pigain ninyo sa isang butilya at isarado ninyo. So kapag siya eh magiinom, eh patakan nyo na lang ng konti noon. At asahan mo na kapag siya ay nalasing na, eh siya eh magsusuka-suka na ano. So kung dati eh kahit siya ay lasing na hindi pa rin sumusuka, mapapansin mo na siya eh madali nang masuka at isusumpa na niya ang alak. At baka nga marinig mo pa sa kanya, walang yung alak aray, ako'y hindi na iinom kapag walang alak. So ayun na nga ano, ang bisa niyan once na siya eh nakaamoy o kahit nakaamoy laang ng alak, eh
halos masuka-suka na siya. Kaya naman sa ganong paraan hindi na siya iinom ng alak. So hindi naman literal na hindi na iinom ng alak, ano, maaring pasyat-chat na lang. Hindi na katulad nun dati na halos hindi umuwi ng bahay hanggat hindi ka pa maganda sa kanyang paningin. So ulit-ulitin nyo lang ang proseso hanggat hindi pa umeepekto, subalit huwag kayong magpapahuli at baka kayo madali. So ayun, yari ang mga kaibigan natin diyang kalalakihan o kaya naman ay kababaihan na nagwawala kapag nakakainom. So ayun, sa ngayon hanggang dito na lang muna tayo hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood. Good luck, God bless. At ingat ho kayo palagi.